be advised. The opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Abuling ka ng aso. Bahat ng hindi nililinig sa manong pork barrel ko. So, useless naman. Mga patay, papabigyan ko ng 5,000. From my... So, marami ang nagsasabi na... Hindi. Dahil baka kanyari, lahat ng madi-dismiss, mango-hostage na lang para ma-re-intake. People of this country, hindi makikita yung pinagalingan natin. Abuling ka ng aso. Bahat ng hindi nililinig sa manong pork barrel. So, useless naman. Mga patay, papabigyan ko ng 5,000. From my... So, marami ang nagsasabi na... Hindi. Dahil baka kanyari, lahat ng madi-dismiss, mango-hostage na lang para ma-re-intake. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. I'm your host, Ray Orosa. Magkakapiling po tayo dito sa loob ng isang oras. At marami tayong mapapag-usapang mahalaga. Marapaka-interesting po ng ating panahon sa gabing ito. Ngunit bago ko siya ipakilala sa inyo, I just want to remind you that you can now view Heartbeat Live on YouTube. So if you look at GNN Heartbeat Live, you can see some of our segments there. And watch it if you don't have time to watch our program. Usually, mayroong mga 1 week or 1 or 2 week delay po yan. Pero makikita nyo lahat ng aming mga past episodes. And you can even comment during that time. Pwede po kayong magpadala ng mga text doon sa habang nanonood po kayo ng aming programa on YouTube. At pangalawa, papalala ko sa inyo po, make sure you text us your comments and join our discussion. Alam nyo kung bakit po. Bawat programa na mamimili po kami ng interesting text at padadala namin kayo ng electronic load of 100 pesos pagka napili yon ng isa o dalawang text for each program. Okay? So mamaya-maya po, sasabihin natin sa inyo kung sino yung mga nagwagi para sa linggong ito. Alright, sa gabi pong ito, nagagalak ako na makapiling natin sa ating programa dito, one of the most outstanding congressmen that we have in the lower house today. He established a political reputation as being the unbeatable governor of Batangas when he was governor there for 3 terms. Na wala na talagang gustong lumaban sa kanya doon. At ngayon, nung hindi na siya pwedeng maging governor, he ran for Congress. And I think he's entering his third term already, or has entered his third term. Wala rin kalabang po doon. Wala na pong iba, kundi yung aking kababayan. Bakit siya po'y pinanganak sa Aplaya, where I spent some of my years, the years of my infancy, sa Bawan, Batangas po. Wala nang iba, kundi si Ka Dodo Mandanas. Ikaw bang majority floor leader ngayon sa Kongreso? Hindi naman. Chairman lang tayo ng Committee on Ways and Means. It's a very powerful committee. Gusto ko lang yung Ways and Means kasi yung iba sinasabi, it's a mean committee. Mean committee? Bakit naman nila nasabi? It's a waste and mean committee. Waste. Waste and mean. Pero sa totoo lang, waste and mean. Waste and means. Mga pamamaraan para tayo ay magkaroon ng pondo. Okay. Sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Alright. Kadodo, you've been very active legislatively in Congress. Ang dami-dami mong bill na final. Pero ano ba talaga ang plano mo pagkatapos nitong 2013? Meron ka na bang medyo napipisil dyan kung anong gagawin mo? Are you gonna run for governor again? Hindi naman siguro. Basta ngayon ang ating pinagbibigyan ng buong-buo ng ating pansin. Eh, maglingkod muna dahil inihalal tayo ng 3 taon. Oh. Kaya tayo 1 taon kalahati pa lang.
eh kailangan maka-deliver tayo ng paglilingkod sa ating bayan. You know, I realize that your principal objective is public service. You have already proven that. In your record as a governor of Batangas, nobody could touch your record. And that's why ikaw itinangkilik ng taong bayan sa Batangas in a way that they had not provided to anybody else. Salamat naman. Pasalamat sa ating mga kababayan. Kanya sa akin dito, naalala ko nung unang tumatakbo ka sa governor, hindi malaman ng tao. Sabi niya, bakit pa pumapasok si Kat Dodo dito sa larangan na ang mga anghel ay natatakot at puros mga diablo lang na pumapasok? No? Naniniwala ako na ang politika, pag talagang yung tunay na politika, ito eh pagbabahagi ng sarili, pagbabayad sa lipunan. Oo. Na kung anong ibinigay sa atin ng Panginoon, eh kailangan namang ibahagi natin sa ating isukuli mga natin sa ating mga kababayan. Yun, oo. Yun at makita yung halimbawa ng matinong paglilingkod. Alam mo, punyo, ako na kininiwala, sinasabi na napakadumi ng politika. Hindi totoo yun. Pero misang mapasok ka at maglingkod ka ng matino, hindi ka naman tatalikuran ng bayan basta't nakikita nila na talagang ang kanilang kabutihan ang iyong tinatangkilik. Ang lagi kong sinasabi, ang politika, hindi madumi yan. Ang madumi, yung ilang politiko. Yung politika, kailangan niya. Mahalaga yan sa bansa. Pagpapatakbo ng bansa, pagpapatakbo ng lipunan, kailangan natin ng gobyerno, kailangan natin ng politika. Una-una, hindi ba sinasabi nila, even scripturally, government was instituted by the Lord? Yes, of course. Kailangan so it cannot be bad. Yes, yes. Sa totoo lang, don't forget that God is all-powerful. Kaya ang tawag din sa kanya eh, El Shaddai. Mm. El Shaddai means God is powerful. Mm. Kaya ibig sabihin, yun ang, kaya sabi nga ng pinag-uusapan natin, yung power, sinasabi nila, power corrupts. Hindi rin totoo yan. It's the abuse of power. That because is terrible. God is power. Oo. Kaya okay. Yung use of power, yeah, it's godly. I think the key word there is absolute power. Absolute power. God cannot be corrupted, no? Yes. But and He has absolute power. Pero ang tao, pag binigyan mo ng absolute power, as they say, absolute power will corrupt the person. In other words, anong klaseng pamahalaan at demokrasya ang gusto nating umira dito sa ating bansa? Yes. And we are what we call a participative democracy. We are not an autocratic democracy na ang pasya ng isang tao ang siya lamang iiral. That's why we have co-equal branches of government. Ang legislative, ang executive, at saka ang judiciary. Tama. At yun ang inahangad natin, di ba? Na maggalangan silang tatlo. Tama. At diba? Pero mahalaga dito eh, yung use of power. Pagka nagiging corrupt yan, pag nagiging abuse of power. And it's not necessarily something that that happens simply because meron kang motibong kumita ng pera. It is simply the idea that every branch of government needs to understand the limits of their power. Mm. Alam mo ako, niniwala that is one of the most important lessons that the executive can learn, the limits of power. That's right. Tama yan. And sabi nga, he who humbles himself is the one who is exalted. Huh? Alam po ninyo kasi hindi naman maaari talaga ipagdikdikan mo lang yung gusto mo eh. Sapagkat tayo ay bansa ng batas, under a rule of law. And I remember when isang napakalaking halimbawa dito, naalala mo si Sir Thomas More. Yes. Na santo ng mga Katoliko yan, no? At patron ng mga nasa gobyerno yan. Oh, when he was being asked by a friend, hey, twist the law and use it to my favor, sabi ni Thomas More, eh, ba't ko gagawin yun? Pag ikaw naman ngayon ang nangangailangan ng depensa, paano pa kitang didepensahan? Hmm. With what shall I defend you? Tama. Di ba? Tama so yan. Dito, ang huwisyo ay nandoon sa paghuhunos-dili. Ngayon, bumalik tayo dito sa ating mga pag-uusapan. Napakadami natin titingnan dito. Meron kang mga batas na final sa Kongreso, no? And umpisa